Welcome to my vlogs, Daddy Lou Vlogs. Ano, ito po at good news tayo rito. Meron tayo na magandang balita na nakuha dito sa ating Buhay Canada. Wala po tayo, hindi po tayo recruiter or sponsor. Ano? Wala po tayong sponsor ito or agency. Hindi po tayong katrabaho sa agency. Ako po ay nagbahatid lang ng balita ng sa ganun eh sa ating mga kababayan at nagagabayan. Nagbibigay sa inyo ng gabay at mga tips. Kagaya nito mga trabaho na ito. Ngayong ito po ay may 70 jobs in Canada. Posted po ito ng January 8. Nito dahil lang edukasyon at required dito ay at least vocational lang po, ano? Vocational diploma. At least vocational diploma, short course. Bibigay ko sa inyo ang mga agency at nag-post ng mga trabaho na ito. Ano, panoorin ng gandulo, ano po. Lalo na yung mga babae naghihintay. Yung mga babae nagtatanong. Andito na pagkakataon nyo guys dahil andito yung mga babae, may gender dito ng any. So, both kayo guys, ano, both sides, ano. So, ayan po, ano, pero bago yan, bago natin umpisaan, syempre po, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe po at ganun din na click nyo yung bell para ma-notify kayo sa mga susunod natin videos at ma-update kayo sa mga kaganapan at mga pangyayari sa Canada at mga trabaho, mga darating. Importante guys yan, ano, importante po na naka-update kayo, updated kayo para hindi po kayo mahuli sa mga balita. Kagaya nito guys, napakaganda nitong balita na to. Talagang ang baba lang ng requirements. At least vocational diploma. Okay. Ano po ito? Meron po akong 25 na klase ng trabaho. Kaya abangan nyo hanggang dulo. Lalo yung mga babae. Abangan nyo, ano, may mga babanggitin ako ng trabaho para sa inyo. So, simulan natin habang mainit-init pa. Ito po, data January 8 posted. Ano? Bibigay ko sa inyo detalye lahat at parang nasa ganun maunawaan nyo. Ano? So, Canada po. Canada po ang lugar. Ano? Dito po sa Canada ito. Naghahanap sila ng seamstress. Opo. Ito po, pagkakaintindi ko, mananahi, seamstress. Edad po, ano, 25 years old. Above. Okay po. At least vocational diploma or short course certificate, ano po, experience 5 years, ano po, medyo mahaba po yung years dito, ano, experience. Ito na nga po sinasabi ko, isa patikim lang po ito, ano, gender po nito, babae, lalaki, any. So, meron po sila. So, ito po yung qualification, ano, papaliwanag ko sa inyo, ano, sinasabi po rito, ano, technical requirements po, industrial sewing experience, dexterity, attention to details. Ang kailangan po niyo dalhin dito sa Pilipinas or andyan dyan kayo, no? Updated resume niyo, Xerox of valid passport, Xerox of diploma, certification related to position of you are applying, ano po, siyempre importante yan. Employment certificate of previous company, NBI certificate, PSA birth certificate, clear book, green long. Ayan po, ano? 2x2 pictures, white ang background, at saka yung POS, Certificate Professional Skill, ano po, makukuha nyo yan sa poa.gov.ph. Okay? Medical Certificate or chest X-ray within this year. So, pangalawa, yung po nabanggit ko na yan, babae at lalaki, at ang mababa po ang qualification, ang talagang ano lang ang vocational. Yung pangalawa po sa listahan, sawmill. Machine operators. Ito po yung mga sawmill o machine operators. Ito po yung ganun din. Parehas din po ang ano nila. Parehas lang po ang kanilang educational mga requirements. Ano? 25 years old din po. Parehas na parehas po sila. Ano? Isa lang po agency nito. Sa huli ko na po babanggitin. Sa last yung agency nito. Ano? At ito po talagang nasa POA list po itong agency nila. Ano, pwede nyo pong ma-check. Bibigay ko namin sa inyo pati yung license number nila. So, operation, ano po, 5 years ito ang hinahanap na experience dito. Almost 5 years po ito, ano, lahat itong mga sinasabi ko na ito. No? Sawmill machine operators, ano po, male. Okay. 20 ang kailangan pa nila. Ito po yung pangatlo, pipe worker. Male din po yan, ha? Male din. So, ganun din po itong pipe worker na ito. Ito po sa Canada rin, age 26 years old naman po ito, above.
At lalaki rin po ito, hinahanap at ang experience ay 5 taon din po. Ano? So parehas lang po sila, vocational din, ganun din. So ayan, same din po, same yung agency nila. No? At ang pang-apat ay mechanical conceptor. So kung ikaw ay mechanical conceptor, ito na, ang hinahanap mo, inaantay mo. Punta mo na itong agency na to at makipag-ugnayan ka na sa kanila. No? Canada rin, age 28 years old po, ano? And above. Lalaki. 5 years experience din. So, ganun din po, ano? Educational niya. Lahat, requirements niya. Ganun, ano? Halos pare-parehas. So, ito pong panlima. Laser cutter na po tayo, ano? Sa laser cutter. Ito po yung sa laser, ano? Creator ganito sa laser cutter. So, okay. Ganun din po, Canada, 25 years old and above. Gender, male din po siya, no? Experience, 5 years. So, parehas lang po yan. Same agency, ano po? So, binabanggit ko lang po kung anong mga uri ng trabaho. Pang-anim, industrial mechanic. Ito po, medyo ano po ito eh. Millwright to, ano? So, meaning, millwright parang kumbaga, medyo maraming training to eh. Dito parang nagjo-journey man yan eh. So, ito po eh. Pero ganun din po kanyang, ang ano nyo, requirements nito, parehas lang sila ng requirements, ano? Ang edad is 26 years old dito sa millwright na to. At 5 taon din po ang kanyang experience. Ah. Parehas din po, ano? Isang agency din po ito, ano? And then, sa pang-pito na tayo, ano? Sa pang-pito, industrial mechanic. Ayan, mga industrial mechanic, mga nagtatanong. Eto, male din po, ano? Canada rin yan, destination natin. Puro Canada to lahat, pinag-uusapan natin Canada. Meron dito Quebec, babanggitin ko sa inyo mamaya. Itong sinasabi nilang Canada, any part of this, ano, no, hindi ito sa Quebec pa. So, yung sa Quebec, mamaya pa yan. Pero part din ng Canada ang Quebec. So, ayan. So, ito pong industrial mechanic, ito po yung ang edad, 26 years old and above. Lalaki rin po, 5 years in experience. So, tumako na po tayo sa pampito. Marami po ito, kaya medyo pinamadali ko. Pampito, andito na po tayo sa tinatawag nilang foundry. Foundry workers, 25 years old din po yan. Ganun din po, same din po yan, short course certificate diploma. 5 years experience, 25 years old and above. At kung hindi po kayo familiar dito sa foundry, foundry worker, hindi ko po alam mga ano, tamang words dito sa foundry worker. Ito po yung, ito sa casting. Master crafted alloys controlling ingredients, temperature, loading, analyzing and adjusting components, pouring metals into molds. So, nagmo-molding kayo, nagkakas kayo, ano? Help the operator to fill up sandboxes. So, give the finishing touch, cut, sandblast, debar, grind parts with the pneumatic or electric tools. So, ayan po, ano? Marunong technical skill kailangan, marunong bumasa ng drawings. At good physical condition, good manual, ano po, at safety concern number 1. So, kaya po, 5 years ang inaanap na experience dito. Yan po yung pang-8, ano, pang-8 na pang. Same na rin po yan, ha? Same din po ang ano niya, ang agency niya. Isang agency pa lang to, sa kahuli ako babanggitin. Electromechanic. So, ito po, electromechanic, 25 years old. Gender, male, ano rin po siya, 5 years din po experience, ano. So, sinasabi rito, is niya, no? Ano po siya, performing maintenance, task related to preventive, corrective maintenance of electrical, hydraulic, pneumatic, and mechanical equipments. Ano po? Diagnose electrical, hydraulic, pneumatic, and mechanical problems and solve them. So, solve them, ano? So, alam niyo po ito, yung hinahanap niyo, kung ano binabanggit ko, electromechanic na to. So, kailangan din po, must be able to read and write. Must be able to handle heavy parts, must be able to work without supervision, ano, importante. Okay pa, so ayan, yan din po yan, ano, so alam niyan, parte ng kung trabaho niyan, alam niyan, ano po. So dako na tayo sa, ano, sa pang 10. Dito na po tayo sa crane mechanic, ito marami nagtatanong sa crane eh. Crane mechanic at heavy duty mechanic, so ito, marami nagtatanong, ano. Ito na hinihintay nyo. Sana hindi nyo ma-miss itong video na to kasi ito na hinihintay nyo. Ano? Ganun rin. 25 years old and above. So, wala siyang age limit na nakalagay. 25 years old and above. Gender niya, ano siya? Lalaki rin. 5 years experience. Same din po ito. Same agency din.
So, crane, mga crane mechanic. Ayan. Tsaka, ito naman yung pang, pang-11 natin, construction site mechanic. Age, 26 years old and above. Gender niya, male. Experience, 5 years din. So, parehas lang din yan, ano, parehas. So, dadako na tayo sa pang-12. Ito, medyo, kung napanood niyo yung amin ni Kuya Bogart, ito na tayo, dadako tayo dito sa CNC. Oh, shoutout kay Kuya Bogart. CNC milling machinist. Pero ito po yung wood product, ano? Wood product tong CNC milling machinist na to. So, ito po, 25 years old din above. Lalaki rin, 5 years din experience. Same din po ito. Same din po lahat ng, ano nito, ang requirements ng educational. Vocational din po ito, ano? So, same yan, ano? Same agency. Tapos, ito naman po yung CNC machinist na pang 5-axis milling and master cam or NX. So, age 28 years old and above. Lalaki rin po siya at 5 taong experience ang kailangan lang. So, same din po yan, ano? Same din, vocational or training. At itong pang, ano, itong caster natin, pang 14, caster robotic finishers. Finisher. So, ito po ay 25 years old and above. Lalaki po ito. Ito ay nakakailangan din ng 5 taon na experience. At ito po ay ano din po, same din po, napakaganda, vocational. Ako, ang ganda ng mga trabaho na to, guys. Talagang, sasabi ko sa inyo, talagang ano yun na to. Grab nyo itong opportunity na tayo. So, ito naman po yung mga nagtatanong kay Daddy Lou dito sa mga panlabilima natin na trabaho dito sa Canada. Yung auto denter. So, ito po. Yung sa mga sasakyan, auto denter, ano? So, ayan. Age 28 years old and above. At saka lalaki rin po yan, ano? 5 years ng experience. So, ayan. Go na po kayo. Okay, then dito na po tayo sa pang-16. Ayan, mga ka-welder hoods, shoutout sa inyo sa mga ka-welder hoods natin. Ano? Yung mga welder hoods, ano, nakikinig kayo ngayon, eto. At meron pa silang bakante. At isang agency rin to, ano, naghahanap pa rin sila ng 26 years old and above. Lalaki, 5 years po experience, welder assembler po, ano, welder assembler. So usually po dito sa Canada, ganun po ang setup dito, ano? Kailangan welder assembler kayo, ano? Kasi pagkamisan at wala kayong wine-welding, yung wine-welding nyo at nabuo na, or na napinturahan na, kailangan alam nyo buuin yon. So, para may idea kayo. Parang ano rin yan, guys, eh? Parang dinadaan kayo sa training para alam nyo kung paano yung mga parts weldingin at alam nyo kung saan nilalagay yung mga parts na yun para maging familiar kayo sa mga bagay na yan. So, as a welder assembler, parang ganun, ano? So, nanggaling po tayo dyan. Yan po tayo galing si Daddy Lou. So, ayan. So, guys, 26 years old. Ayan, ha? Pataas. Okay. Truck mechanic na tayo. Itong mga truck mechanic, ito. Truck mechanic, ganun din po, no? Ganun din po. Parehas na sistema ng pinag-aralan ng mga certificate, ng mga training, ano? So, 25 years old naman to. Mababa na 1 taon doon sa isa, ano? Pero 5 years pa rin ng experience. Kaya, ayan guys, grab na opportunity. Ano? Ito naman pang 18 guys, related pa rin sa truck. Ito naman guys, trailer truck driver. Yung mga nagtatanong kay Daddy Lou, mga trailer truck driver. Ito na guys, ang hinahintay nyo. Ano? Napakaganda nitong programa na ito. Napakaganda nitong mga trabaho na ka-offer na ito. Na naghihintay sa inyo, kaya ako sa inyo. Talagang siseryosohin ko na. Ano? So, makinig kayo, hanggang dulo guys, at mahaba pa ito. Nasa ano pa lang tayo eh, nasa 18. Trailer truck driver guys, age 26 years old and above. Lalaki rin siya, 5 years ang experience. So, same pa rin po yan, ano? Isang ano lang ito, isang agency lang itong sinulat natin na ito. So, nasa pang 19 na tayo. Ito na po yung ano, tinatawag natin na programmer trimmer digital machining. Ito na yan. So, programmer trimmer digital machining. Kung ikaw yan, alam mo yan, trabaho na to, di ba? So, 26 years old and above. 5 years ng experience, guys. So, yan. Bro, kanayin mo na to. At yung pang 20 natin, yung press, brake and laser operator. So, ito po, guys, medyo ano to eh. Yung press, brake and laser operator, alam ko marami sa Taiwan yan eh. Mga ganun. So, 25 years old and above, male, 5 years ng experience din. So, same pa rin ha, same pa rin ang agency natin. Same, so, dadako na tayo sa pang 21. Malapit na tayo guys, malapit na. So, industrial mechanic,
edad 26 years old and above. So, ano po ha, sinabi ko, above, pataas. Wala naman sinasabi ditong age limit. Kaya, ayan. So, ito po yun, ano, in the industrial mechanic. Lalaki, 5 taon din ang requirements nila. No? So, sa mga nagtatanong, ano guys, mayroon na kayong certificate, mayroon kayong ganito. Sabi ko nga sa inyo, kung bata pa kayo, ano kayo, kuha kayo ng experience. Kasi, idadagdag nyo na lang yan eh, sa goal nyo. Eh. Okay? So, dadagdag nyo yan sa goal nyo. So, nasa pang 22 na tayo. Bata pa naman ako, 45 na lang dumating dito. So, mahaba pa ang laban. So, nasa pang ano na tayo, 22, no? Hydraulic pump mechanic. So, ito yung mga sa hydraulic. 28 years old and above, guys. Lalaki. At 5 years na experience. Okay? So, ito na tayo sa pang 23. Ito na ako. Fiberglass technician. Ayan. Ayan, lalaki rin po siya. Age 26 years old and above. So, fiberglass, yung mga alam niyo sa sasakyan sa atin sa Pilipinas, di ba, yung mga, pag nabangga yung mga kotse nyo, may mga nagpa-fiber dyan sa glass. May mga kilala ko dyan, nasa Saudi. Kapitbahay ko pa nga sa Pilipinas, yung mga nagpa-fiberglass dyan. Yan. Kailangan nila rito yan. Yan. Guys, 26 years old, pataas, male. Experience, 5 taon. Okay. Ito na. Conventional machinist. Ito na. Usapang machinist na to, ano? 26 years old and above. Gender din po, lalaki rin. Experience 5 years. So, yung mga machinist natin dyan, shoutout sa inyo. Lalo kayo yung Bogart. Yan, machinist. Okay. Boat mechanic, maintenance. Isang agency pa lang po ito, ano? Ito na po yung last na dito sa agency na to, ano? Yung mga nanonood. Sana huwag kayong bumita kasi ito yung last na agency. Ito, sabihin ko na agency rito. Nandito na siya, ano? Boat mechanic maintenance. Edad, 26 years old. Lalaki siya. Lalaki pa rin. Experience, 5 years po. Ano? So, eto, ano, babasahin ko sa inyo yung license nito. Ano? Ito po ay, ito pong binabanggit ko mga trabaho ay matatagpuan niya sa, hindi po tayo sponsor, ha? Or may kinalalaman tayo sa agency nito. Ito po ay nandito lang ano po natin ito sa binabasa natin. Ano? Sherto Agency, Sherto Agencia Profesionale, INC. POA License Number, POA-023-LB-052-517-PL. Ayan, nandyan yung kanilang license. I-check yung mabuti, guys, ano? Avoid illegal recruiters tayo, ano? Meron tayong POA hotline, lalagyan natin yung POA hotline number nila para nang sa ganun. Ano kayo, ano? Para aware kayo. Okay. Diretso na ulit tayo. Ito, ibang agency na to, guys. So, nandito na tayo sa... Itong restaurant manager na ito, ito yung, ano, ito guys, 24 years old. Ang gender nito, any. Babae at lalaki, ano? At least bachelor's or college degree. Experience, 3 years po, ano? College degree, okay na pala siya, oh, kita nyo. So, maganda. So, ito guys, McDo ang destination ito, McDonald's ang principal. Ang may project, McDonald's. So, ayan, ganda nito, ano? So, opisina nito, ang agency nito, guys, ay staff house. Sa staff house kayo pupunta. POA license number. POA-117-LB-07-1015-R. So, staff house po yan, ano? Diyan po tayo galing sa staff house. Highly recommended, staff house. Mechanic. Heavy light mechanic, ano? 25 years old, general manager. Experience, 5 years. Tumaas na naman ang experience dito. So, ang bound po nito, Quebec din. Agency nito ay First Dynamic Personal Resources. POA license number, POA-086-LB-040618-R. Okay, guys. Ayan, 5 years ang experience. Oh, yeah. Okay, guys. Dito, hanggang dito lang muna tayo. Mahaba pa to eh. Ito yung part 1 pa lang, ano? So, abangan nyo yung part 2 tsaka part 3. Marami po pa guys, marami. Ang haba na ng video natin at tsaka syempre kailangan natin magpahinga na dahil eto nga ano. Don't forget to share this video guys para sa ano sa iba nating mga kababayan. Ika nga sharing is caring ano. At huwag nyong kalilimutan ano na subscribe and like and share ano. At ito pong ating ano merch. Andito po yung merch natin. Daddy Lou Vlogs merch.com. Nandiyan po yung store natin. Pwede po kayo mamili dyan kung sino may gusto ano, na magkaroon ng souvenir kay Daddy Lou. Ano, yung magkaroon ng parang memorabilia kay Daddy Lou.
Siyempre, ano po yan, ano sa inyo. Nasa sa inyo yan. Nandun po may mga pagpipilihan kayo doon. Maraming klase ram, may tasa, may mga kung ano-ano. So, ayan po ang merch ni Daddy Lou. Ayan po ano. So, guys, good luck sa inyo. Ano? Pagpanorin yung mabuti. Ano? And good luck and God bless. I love you all.